Good day po sa inyo mga tol. Andito na naman po inyong buhay driver Joe TV. Panibagong araw, panibagong video. So today's video po, ipapakita ko po sa inyo or de-demo natin kung okay ba or bad yung ating mga rectifier regulator. So meron po tayo dito ng tatlong klase ng rectifier regulator. Meron pa yung improvised clip, voltmeter and test light at socket at dalawang 2 wires na extension. And syempre hindi mawawala yung ating battery na pan-testing. Bali, part 2 na po ito ng ating ginawang pinakahuling video itong nakaraan. So, charging system po yung ating pag-uusapan ngayon tungkol sa ating rectifier regulator. Ipapakita ko lang po sa inyo kung yung mga pamamaraan kung paano po mag-test gamit ang ating voltmeter at test light. So, simulan na natin to. Huwag na natin patagalin. So, let's go! So, bago po ang lahat, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang unit ko po ay SimBonus 110. So, yung kanyang rectifier regulator po ay AC current. So, half-wave po yung aking motor. And then, nung nasira po yung aking motor, yung aking rectifier regulator, hindi po tayo agad nakahanap ng ganitong stock na kulay itim yung kanyang pinakaulo. Nakahanap po tayo ng replacement na rectifier regulator bagamat hindi po siya itim na para sa ating half-wave. Ito po yung ating nilagay pero okay lang po yan dahil hindi po magiging problema yan kung marunong kayo mag-connect, kung alam nyo po yung function ng bawat isa. So, magagamit nyo po yan keso half-wave o full-wave po yung inyong motor. Gumawa na rin po ako ng diagram ng dalawang klase ng rectifier regulator. Meron po tayong green at meron tayong black. Minsan itong green na to, meron siyang blue or orange. So, nangangalugan, ito pong bandang kaliwa, ito po yung tinatawag nating full wave. At yung itim, ito po yung tinatawag natin na half wave. Wala pong magiging problema kahit ano po yung gamitin natin yan basta kabisado po natin yung ang function ng bawat terminal or socket ng ating rectifier regulator. So, screenshot nyo na lang po para meron po kayong guide. So mga tol, dagdag impormasyon lang po at tip dahil ang rectifier po or rectifier regulator ay dalawang salita o two words. So meaning ang rectifier po ay isang device na nagko-convert ng AC power to DC power. So meaning AC meaning alternate current and ang DC is direct current. So ito naman po yung karugtong niyang salita na regulator. Ang regulator po, siya po yung nagko-control ng voltahe o nagli-limit ng voltahe sa ating baterya. So yun lang po. So mga tol, ito, nagkaroon na po tayo ng istilasyon kanina habang naka-break tayo. And then ito po yung lagi niyong tatandaan na kapag ang inyong rectifier regulator ay full wave, nasa taas po yung kanyang negative or yung kanyang ground. And then nasa bandang kanan po ng ibaba yung kanyang positive wire. And then nasa kanan po, bandang itaas yung kanyang charging system. And then nasa kaliwa naman po yung kanyang yellow wire na konektado sa ating stator coil. And then uunahin po nating i-connect itong ating ground papunta dun sa ground. And then isasama na po natin yung ating ground ng ating voltmeter. At tip lang po, pagka magte-testing kayo or magko-connect kayo ng socket dito sa ating rectifier regulator, sisiguraduhin niyo pong silyado or meron tayong tinatawag na goma or tape dito sa ating mga socket dahil hindi po pwedeng magkadikit-dikit diyan dahil sisirain po yung ating rectifier regulator. Pag halimbawa nagdikit diyan, masusunog po 'yan at magiinit po 'yan. And then ito, naikabit na po natin yung ating ground. Ayan, naikabit na po natin yung ground. And then isusunod po natin yung ating charging system. Itong wire, na white wire. Lagyan po natin din siya ng extension. And then ito. And then susunod po natin, ikukunik po natin itong ating voltmeter dito sa kanyang positive. Sa kanyang positive ng ating rectifier sa bandang baba. And then makikita nyo po, dapat po mag-reading yan. So makikita po natin, wala po siyang reading dahil kapag kinunik po natin yung ground dito sa ating rectifier, kukonekta po yan dito sa ating key charging and then lalabas po sa ating positive, magkakaroon na po ng voltahe yan. Pero sa puntong ito, wala po tayong nakikitang reading. And then say, ipapalit naman po natin yung ating good na rectifier ng full wave din. Itong ating green. Lilipat po natin yung socket.
Negative. Lagyan po natin sa negative. And then sa white wire. And then sa positive. And then sa yellow wire. Disregard nyo na lang po yung kulay kasi hindi po tayo naka-avail ng ating extrang color coding na wire. So, and then yan. And then, gagawin po natin yung ginawa natin kanina. Ilalagay po natin yung ground. Sasama naman po natin yung ating voltmeter dito sa ground connection. And then, yung charging yellow white wire natin sa bandang itaas ng ating regulator. And then, kukuha tayo ng meter ng voltahe dito sa kanyang positive. Ito po yung positive. Ito po yung positive. And then, ito po yung kanyang... Ayan, ito po yung kanyang voltahe. Ayan. 9.9 dahil pinagpalitan lang po natin itong baterya. Ginagawa lang po natin itong mga... sample. So, ayan po. Ibig sabihin, good po itong ating full wave rectifier regulator. And then, defective po yung ating isang reserva na ating rectifier regulator. And then, dadako na naman po tayo sa ating isang rectifier regulator na half wave. And then, ipapaliwanag ko rin po, ito po yung kanyang sa half wave, ito po yung kanyang ground. Ito yung positive, white, yellow, and then kabaliktara naman po sa kanya itong ating rectifier regulator na half wave. Andito po yung positive, andito po yung ground. And then andito po yung yellow, andito po yung white. Connect po natin. So, inuulit ko po, sa half wave po, kabaliktaran po ng full wave. Sa full wave po, andi dito yung positive. And then sa half wave, andi dito naman po yung negative. Lagi pong magkasalungat yan. And then, andi dito po yung kanyang positive. And then, para hindi po kayo malito, lagi pong magkatabi yung yellow wire sa positive. And then, ito po yung kanyang white wire. Sa tabi, katabi ng negative, positive, yellow wire, and white wire. And then, babalik po tayo sa dating kaninang connection. And then, siyempre, ang positive, ang negative, ilalagay natin sa negative. And then, isasabay natin yung kanyang negative ng ating voltmeter. Man natin ilalagay sa negative connection ng ating battery. Iko-connect natin yung charging, yung white wire sa ating positive line. Ng ating battery. Ayan. So, malinaw po. Negative po ng pull ng half wave is nasa bandang kanan ng ibaba. And then, yung charging po magkatapat po sa baba sa bandang kaliwa. And then, ito po yung kanyang positive. Then, kukuha po tayo ng line sa kanyang positive para makuha natin yung voltahe ng ating ating rectifier regulator. Ayan po, nagmeter na po. Pumasok na po yung voltahe ng ating rectifier regulator. Ibig sabihin, walang pinagbago yung kanina. Ayan. Dun sa full wave natin na sinample kanina na rectifier, ito po yung ating half wave. Para silang nagvoltahe po ng 9.9 meter. 9.9 volts. So, kanina, pinakita ko po sa inyo kung paano po mag-test ng ating rectifier regulator gamit ang ating voltmeter. So, and then, ngayon naman, ititest po natin yung ating regulator ng gamit ang ating test light. So, simulan natin to. So, then again, yung ating, ito po yung ating full wave na defective. Andito po yung ating negative. And then, connect po natin yung ating negative dito sa negative post ng ating battery. Ayan. And then, ikakabit po natin yung ating wire, white wire, nakatabi ng ating negative. Ito po yung wire.
pagtatabihin po natin yan at ikukunik natin yung ating white wire dito sa positive pole ng ating battery, and then ikukonekta po natin yung ating negative dito sa ating test light, and then kukuha po tayo ng kuryente. Dito kuryente dito sa ating positive. Makikita nyo po, wala pong ilaw yung ating test light. Dapat po umilaw siya para malaman natin kung good siya. So, puntong ito, hindi po siya umilaw, so bad po yung ating regulator. So, yan, shortcut na lang po natin. Hindi na po tayo maglalagay ng extension dahil kita nyo naman sa function ng ating full wave. Andito po yung positive, dito po yung negative, ito po yung positive, ito po yung white, and then ikukunik po natin yung ating negative dito sa ating negative post ng ating battery, and then itong white dito sa positive post ng ating battery. And then, kukuha po tayo ng negative dito sa negative post ng ating battery. And then, kukuha po tayo ng power or voltage dito sa ating positive. And then, ayan. Nakikita nyo po, umiilaw. Ayan. And then, papakita ko naman po sa inyo yung installation ng half wave ng ating rectifier regulator sa pamamagitan nitong pag-test ng ating block na ulo ng ating rectifier regulator. And then, baliktad naman po yung kanyang. And then, ito naman po yung ating itim na rectifier regulator na half wave. And then, kanina, nandito po yung kanyang ground. And then, dito naman ngayon sa half wave. Ito po yung kanyang positive. Ito po yung kanyang negative. And then, lagi nyo rin pong tatandaan na nasa baba po ng ating ground yung ating half wave, and then katabi po niya yung ating white, and then ito po yung positive, katabi niya po yung yellow wire. Kukuha po tayo ng extension, kukuha po tayo ng negative, at itatap po natin sa negative post naman po ng ating baterya. And then itong white wire na nasa baba ng ating negative, ilalagay po natin sa positive terminal ng ating baterya. Yan. And then, ito yung ating negative na natanggal. Ay, sus, yan, nag-ground na. Ito po yung ating negative. Negative. Ayan. And then, as usual, sa halfway po, andito po sa bandang kaliwa yung kanyang positive. Kukuha po tayo ng power dito sa kanyang positive, and then lalagay muna natin, kukunik muna natin yung ating negative, and then kukuha tayo ng power dito sa kanyang positive. And then makikita nyo po, ayan, umiilaw dito, klaro. Ayan, makikita nyo po, umiilaw siya. Ito po yung positive ng ating half wave rectifier regulator, kung saan kinonekta natin yung negative at yung white wire para pasukan ng power at magkaroon ng voltage itong positive ng ating regulator. So, yun lang po. So, mga tol, dito na po nagtatapos ang aking video. Sana po may natutunan kayo, at inuulit ko po, hindi po tayo eksperto. Gumagawa lang po tayo ng paraan at mga idea upang gawin yung ating sariling motor, at para makatulong na rin sa iba kung ano po yung kanilang gagawin kapag nagkaroon po ng ganitong problema yung kanilang mga motor. Sabi nga ng iba, mas lamang po yung may alam, at mas lamang pag may alam at iwas sa gastos kapag may sira ang inyong mga motor o sasakyan. So, mabuhay po tayong lahat, and good luck po sa inyong lahat.